Dahil nga medyo may katagalan na nung huli akong nagluto ng pansit, ay eto, nilubos-lubos ko na nga sa mga sahod. Dahil hindi nga lamang basta merienda itong ginawa kong pansit, kundi ulam na rin. Sa sobrang dami nga ng sahog na inilagay ko dito. So bali ngayong araw nga po ay magluluto po ako ng pansit bato gisado. Meron po ako ditong dalawang haba ng liyampo na pinahiwa ko ng ganyang kalalaki at akin nga po itong ipiprito. Bali yan po ay binudburan ko lamang po ng asin at paminta. May nagbigay nga sa asawa ko nitong pansit bato noong nakaraan pa. Nakamuntikan ko na nga makalimutang lutuin. Dahil nga medyo may katagalan na ako nung huling nagluto ng pansit, eh sabi ko magpapansit muna kami ngayong araw. So ayan, iginis ako na rin po itong bawang at sibuyas. Tapos isinunod ko na po sa pag-isa itong mga gulay na katulad ng carrot at itong bagyo beans. Kasi ito po yung medyo may katigasang gulay. After nga pong mag-isa ay isinunod ko na po dito itong aking mga hiniwang repolyo. So ayan, halu-haluin lamang at maglalagay na rin po ako dito ng mga pampalasa. Para may lasa din naman po itong ating gulay. So ayan, naglagay po ako dito ng paminta, seasoning granules at saka po sapat na dami po ng toyo. Actually guys, ito po eh tantiometer na lamang yung ginamit ko. Kung magluluto nga din po kayo nito ay timplahin nyo na lamang po, depende po sa inyong panlasa. So inaluhalo ko po yan at kapag ka po bahagya na ng laya itong ating repolyo ay hahanguin ko na po ito. Sa pansit gusto ko yung half cook lamang po yung gulay. So ayan, iseset aside ko po muna yan at dito po sa ating pinagisahan ng mga gulay ay naglagay po ako dito ng sapat na dami ng tubig. Naglagay na rin po ako ng pork cube at saka paminta. Halu-haluin po lamang at akin po yan tatakpan hanggang sa kumulo po itong ating pinakang sabaw. At noong nakukuluan na nga po ay akin po itong titikman para malaman ko kung sapat na ba yung mga pampalasa na inilagay ko dito. Medyo nakulangan pa nga po ako kaya naman nag-add pa po ako dito ng konting pati. So ayan, halu-haluin lamang at pwede na po natin ilagay dito itong pansit bato. Pero pwede naman po kayong gumamit dito ng ibang pansit. Kagaya ng pansit bihon or pansit kanton. So ayan, halu-haluin po lamang. So kailangan na lamang po nating maluto itong ating pinakang pansit. Tapos kapag luto na ay saka naman natin ilalagay yung ating ginisa kanina ang mga gulay. So ayan, akin nga po yung tinakpan at nung after ilang minuto at napansin ko nga po na paluto na itong ating pansit. Ay akin ng ayan, hinalu-halu ulit. At syempre, nung malapit ng hanguin, ay inilagay ko na dito yung mga gulay. Ganitong pansit po talaga yung gusto ko, yung tipong masahog na may konting pansit. At kanina nga po, bago ko simulan itong pagluluto ng pansit, ay nagprito na po ako dito ng atay ng manok at saka kikiam. Nako, talaga naman pong overload sa sahog itong pansit natin ngayong araw. Kaya naman kung medyo nakakaluwag-luwag po kayo dyan, ay gayahin nyo po yung mga sangkap na inilagay ko dito. Dahil talaga namang panalo yung magiging pansit nyo. So ayan, after nga pong mahalo ng mabuti at magpantay na nga ang lasa dito sa ating pansit bato gisado, nako, pwedeng-pwede nyo na po yung hanguin. And syempre sa pansit, masarap yung iserve ng mainit-init pa. Ang pansit natin ngayong araw ay hindi lamang basta pang merienda. Nako, pang ulam pa po ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo po itong ating pansit bato gisado, abay subukan nyo na rin po. Serve and enjoy!